hapon guys, mga kasilver, ito yung part 2 ng Suzuki, yung transmission na ginagawa namin. Ayan, umpisa namin kasi nagka problema yan, kaya dinala sa masensya. Yung stud bolt na yung bolt dito sa gawi rito, naputol, dating putol, ngayon ginagawa namin, nabunot nga yung kaputol dito, yung dito. Ayan, yung yan o, putol, nakuha nga sa machine shop, kaya lang nandinala rito. Ah, okay na, kaya yan, i-insult na namin yan, ginawa ng machine shop yan. So ngayon guys, check natin kung ano clutch component. So buksan natin to, check natin kung parehas, para kung may problema ibabalik. Ayan. So guys, marumi lang yung ano, yung luma. So tumutulok pa. Parehas. Okay. Parehas to. Aman. Ilagay na natin dito. Ibig sabihin, parehas na yan. Ito. Ayan. Mga kasilver, pareha siya, pero para sigurado, ito gagawin natin. Kukunin natin itong bago. Susukan natin. So, okay, ano? Ayos na ayos. Kasi pag hindi mo sinukat dito, at hindi yan nagkasya, tapos na ipix na dun sa flywheel, at i-install mo na yung transmission, at hindi pumapasok. So, pag ito yung problema, magbabaklas ulay ng panibago, tapos yung kinabit na pyesa, baka hindi na pwedeng tanggapin doon o isulit doon sa pinagbilan. So, pinakamahalaga, bago ikabit, i-final, initial check muna, tulad itong ginagawa ko na to. So, ibig sabihin, okay ito. Ngayon, kung ito ay hindi okay, pagpasok mo dyan, hindi siya nagtugma sa spline niya, yung mga spline na yan. So, magkakaroon ng problema, dito pa lang malalaman mo na, kasi yung spline magkaiba. Diba? Yan mga kasilver, oh. Yan. Ito yung main shaft. Pag hindi siya tugma dito at hindi na ipasok, ngayon pa lang, pwede mo nang papalitan. Hindi yung may kakabit mo muna siya bago sasabihin ng technician, ay hindi kasya, hindi pumapasok to, hindi ba baklasin. Ngayon, ang tanong, papayag pa ba yung pinagbilhan na isuli, lalo kung naipit na yan, di ba? May iba naman na pumapayag, lalo kung suki naman. May iba na maselan, hindi na talaga pumapayag. So, kaya kailangan, ingatan natin to, ingatan maigi. Bago i-fix doon sa quit ng flywheel, isukat na sa transmission, sa main shaft, para sa garon, maiwasan yung maglikha ng problema.
So, okay na to. Sunod na chichikin natin. Sila CD replacement na. So, susukat natin itong bago. Ayan. Parehas. Okay. Okay ba? Parehas sa parehas. Guys, mga ka-silver, o nga pala, nakikita nyo to, yung mga yan, bakit meron yan, tulad nito, sa bago, kasi yan yung balance, yung weight, yung ikinakabit nila para pag-iikot, nakabalance, walang vibration, walang pamamalag, kaya meron yan. Yung iba, hindi naman alam yan, so ngayon, ipinaliliwanag ko to. Ito yung weight ng balancing. Binabalance din yan. Ayan, no? Parang yung wheel, yung gulong, may mga weight, yung mga tingga, ayun yung balancer. So, isa yan para walang vibration. Ayan, kaparehas. Luma yung isa, bago yung isa. So, parehas na parehas. Walang problema. Ayon, ikakabit na natin ito doon sa plywood. Mga ka-silver. Pupunin ko na to. Sana yung laman. Tama. Kakabit na ron. Kahit wala na nung panentro, yung iba, may panentro nilalagay rito bago ilalagay dyan, igaganon, para sigurado. Kasi minsan, pag kinakabit na yung transmission, pag hindi naka-align dito at hindi na nakasentro, mahirap ipasok, sumasabit. Mapupwersa ngayon yung main drive. Kasi kung hindi naka-sentro, masisira yung main drive. Kaya kailangan yung iba may ginagawa dyan na panukat or guide. So ako hindi nagamit ng guide. Kinakapa ko lang mga ka-silver. Ngayon, installed natin yung ano. Itong bearing. Cap. Punasan lang natin na mga ka-silver. Kasi malinis na to, nilinis na to eh. So, punas na lang. Ito, nakaano lang to, nakaalalay lang to. Ang tawag dito, parang
parang naka-standby lang siya dyan. Support. Anytime na bumigay yung crankshaft natin, yung kulay pula dyan na nakahawak sa makina, nakasaluto, hindi pa rin madisgrasya yung makina. May napapatungan pa rin. So, safety yan, safety. Ayan yung ginawa kong safety para kung bumigay, nakasaluto, hindi masisira yung bracket ng mounting ng engine. So, okay na okay yan. Laging uunahin yung safety first. Siguraduhin. Pasensya na mga ka-silver at medyo talagang gipit. Pupukpukin nyo yan dito sa gilid. Huwag yung sa gitna. Kasi posibleng masira or hindi man masira, magkakaroon ng play. Ang kailangan pukpok dito sa gilid, dahan-dahan. At meron akong gagamitin na socket. Ito yung pwedeng palagay dito. So, pababaunin ko muna ng bahagya para nang sa ganon, kapit na kapit siya. Wag lang patatamain dito mga ka-silver, ha. Kung tinamaan siya na hindi sinasadya, eh okay lang. Pero wag yung sasadyain. Babaon din yan dahan-dahan. Pag nasiguro nang nakabaon, tsaka lalagyan ito. Kaliwain ko guys kasi ano, alanganin. Yan guys, oh. Okay guys, okay na yan. Yan. Pantay na yan guys. Okay. Well, pakisuyo nga yung ano. Pakisuyo yung pressure plate. Flats this. Okay na. Okay. Go. Ayan guys ha. Ayan na siya oh. Linis na. Ayan. Lagay natin to. Guys. Ah, nga pala para masiguro na yung panglabas, ayan o, kita nyo,
malapad kumpara dun sa nasa loob. Ito yan. Para sigurado kayo. Laging yung isang daliri, mga kasilver, inlalaki o ito, lagi nandito sa loob or ito. Kasi oras na umangat itong pressure plate, malalaglag ngayon yung disc. Pag nalaglag siya, baka makatama pa sa mukha mo, baka matama pa yung mukha nyo. So kaya kailangan, pag ito sinasalpak nyo, yung isang hintuturo nyo or yung hinlalaki o yung hinggigit na, lagi nandun sa loob. Oras na umangat yan, pag gumanon, malalaglag yan. So, tulad yan, pag inangat mo yan, diretso yan dito. So, kung nandun ka sa tapat nun, ay di tinamaan na yung mukha mo. Iwasan nyo yung mga ganong pagkakataon. Kailangan sigurado. Lagi nakalagay yung isang daliri dun sa inner, dun sa hole nung clutch disc para sigurado habang maglalagay ng malinis na ball. Yan. So, yan ang dapat na paglagay. So, pag yan ay secure na, na wala ng pagkahulog, o edi pwede mo nang bitawan. Pero pag ganyan, huwag muna kasi delikado. Marami na nitong marami ng ganitong pagkakataon yung nahuhulugan yung gumagawa. Tinatamaan yung mukha. Minsan sa ilong, sa noo, pag nabagsak ang kanyan, sigurado bukol o kaya sugat. Yan. Ngayon, sa taas na lang. Pag nalagyan na yan sa taas, pwede na yan. Pwede nang bitawan. Yan. Pwede na yung bitawan. Bitawan, bitiwan, isang klase lang. Kaya pag ganito, hindi ka makaikot, talagang ikaw yung maghahanap ng magandang angle para dun sa makina. Ayan mga kasilver ha. Nakita nyo yung safety. Kaya nakaganon para safety. May mahulugan man, tatamaan yung mukha mo, hindi sugat, eto, naka-safety, hawak-hawak mo, kahit umangat yung pressure plate, mahulog man siya, hindi walang karapatan mahulog kasi andito nga yung tinuturo. Walang pagkakataon na mahulog siya ngayon. Kasi andun nga nakasalang yung intuturo mo. So ayan, bahagya lang yung higpitan. Yung bahagyang lumapat lang. Ayan. Na may pagkakataon mag-adjust. Ganito naman gagawin nyo guys, mga kasilver. Ayan, kakapain nyo dito sa butas kung nakasentro na ba. O, tulad yan, hindi nakasentro. Tignan nyo to, hindi nakasentro. Kahit hindi ko nasisilip yan, alam kong hindi nakasentro yan. Kasi mapipil mo doon sa pagkapa mo. Ayan guys, oh. Pag tinutulak, di ba, gumagalaw, mga kasilver. Ayan. Ako, hindi na ako naglalagay ng guide dito. Yung iba kasi,
nilalagyan to ng guide. Kunwari ito, malaki to, ilalagay yan dyan diretso doon sa pilot bearing, kaya ikakabit na nila yon. Ngayon pag ayos na, tatanggalin mo lang, nakasentro na. So easy yon. Mas mahirap tong ginagawa ko, pero dito ako sanay. Sigurado ako dito. Kinakapa ko lang yung gilid kung pantay na o hindi. Kung hindi pa, tutulak mo ng kaunti, itulad niya, no, ayan. Kailangan itaas, o, ayan. Kailangan ibaba, o, ayan. Ayan. O. Diyan ko gamay yung ganito maglagay ng pressure plate. That's this. Sigurado yan, pag sinalpak mo yan, yung transmission, 100% yan. Ayan, o. Dito yan. Kaya mo bang kuna ng video dito, Sir Bert? Yung gilid, ito, o. O, dito. Kukuna ni Sir Bert para makita niyo yung ano. Tinuturo ko. Ito, pinalalapat ko to. Pinipil ko dito. Nararamdaman nung dulo ng daliri ko. Igaganon mo. Lahat yan, pag ginanon mo to, yung dalawa pa, itong nasa baba at saka sa kabila, ganon din yung gagawin mo. Kung ano yung pakiramdam mo dito, dapat ganito rin dito sa kabila at dito rin. Ngayon, pag magkaiba, huwag mong ituloy kasi hindi yan papasok. So, kailangan i-balance mo to, ito at saka ito. So, may daliri tayo para tansyahin natin. I-feel. Ayan. At yan ay balance na, kahit hindi ko yan silipin dito, sigurado, shoot yan at nasa gitna yan. O, ngayon, Mr. Bert, dito, kuna mo ng focus dito para makita ng mga manonood natin na nakasentro na siya. Nang hindi dahil doon sa may guide, nang dahil doon sa pag-til ng aking daliri kung nakasentro na o hindi. Kahit hindi ako tumingin dito, i-assure ko na 100% nakasentro yan kasi ito yung pinagbatayan ko, yung end. Yan. Napaka mahalaga yan. Ngayon, kung wala kang panlagay dyan, sizes nung spline nung tinatawag na clutch disc, eh wala kang magagawa. Maghahanap ka pa, magpapagawa ka. Eh ito, napakasimple, gaganunin ko lang to. Kaya pag natutunan nyo to, mga kasilver, naku, malaking bagay to. Hindi mo na kailangan maglagay pa ng guide dito para lang maisentro mo yung clutch disc. So, napakadali. Panoorin nyo yung video na to. Marami kayong matututunan dito. At ako mismo gumagawa. Kasama ko si Mr. Bird, the mechanic. Ngayon guys, kukuha na ako ng ano, mga kasilver. Pipitan ko na. O, ngayon ito, kahit tanggalin ko to, wala namang kapit. Kaya ako lang nilalagyan ito para sigurado ako na kung bumigay yung crankshaft, may makakasalo rito, hindi ako madidisgrasya, hindi ako madadaganan. So, unahin nyo rin yung safety. Ayan. Balance lang pag-ipit. Pwede naman kahit papanong style, pero ako sanay ako yung binabalance, yung kabi-kabilaan, hindi yung diretso pa ganon. Hindi yun ang natutunan ko. Pagkasalpak namin ito, babalikan ko yung track. Ang mahalaga, makita nung may-ari na nakasalpak na to. Kasi may paggagawa pa ako doon sa bill housing ng transmission. Yung naputol,
ipapa-oversize ko na lang yung thread. Mahalaga kasi yung naputol, yung rule niya doon sa bell housing, yung pag-forward at pag-reverse, napakahalaga noon. Kasi magkakaroon ng play, yun na yung pagmumula ng pagkasira pag hindi yun na-solve. Guys, ha? Kailangan talaga pantay-pantayan. Makikita nyo rin pagsalpak namin ang transmission. Medyo mahirap lang kasi ito. Gawa lang dito, tumatama yung bell housing. Ayan. Napakaliit lang ng clearance. Pag kinanan mo naman, dito naman tatama. Dito, sa portion na to. Kaya parang karton lang yung clearance niya. Medyo tatagilid mo, nakababa. Pag nakaraan na rito, iaangat mo, ikutin mo, sabay papasok. Yan yung mga ginagawa namin. Ayan na guys, mga kasilver. Mamaya ihigpitan ko paikot pag okay na. Yan. Ganito naman ako pag naghihigpit. Kukunin ko dito yung clearance. Yan. Papatungan ko rin kung igaganon ko. Sa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Check. Sa. Dalawa. Tatlo. Apat. Anim. So ayan guys, oh. Kakabit na yan. Pantay-pantay na lahat yan, oh. Oh. Kaya pag nag-shoot dyan, yung bell housing at yung main drive, papasok na dito yan. Sakto yan. Hanggang doon sa pilot bearing yung kinabit natin kanina. So ngayon, hindi ko pa may kakabit yung transmission kasi nasa machine siya pa yung ibang ano gamit, yung spindle. So isasalpa ko man yung transmission, kaya lang gusto kong ipa-oversize yung thread para nang sa ganun nakakapit pa rin. Para dito yun, no? Sa portion na to. Yan, dito. Yan nakakapit yung bracket. Papunta naman dito sa sinasabi kong engine mounting. Ayan, o. Oh. Engine mounting, transmission mounting, isa na lang yan. O. Oh.
Hintayin ko lang mga silver yung gagawa nung thread ng transmission. Pag nagawa na niya, sasalpak na namin to. Matatapos na yan. Okay, mga kasilver. Maya-maya ng konti, ha. Abangan nyo. Sige.